isang liblib na barangay sa GOA, Camarines Sur, may isang 18-anyos na binatang humihingi ng ating tulong. 5 taon na kasi siyang nakaratay sa kanyang kama. Pero ano nga ba ang kanyang sakit? May mga araw na tinatamad talaga tayong bumangon. Pero ang isang binata mula sa GOA sa Camarines Sur, gagawin ang lahat makabangon lang sa tila bilangguan na niyang higaan. Nagsimula ang lahat nung itagang aming programa sa kaso ng isang binata na tila dumikit na ang mga sugat sa Katre. Agad doon tamang aral sa Manila Diyos kung anong maraykaan na may matabang sa tuyan mga darakulang tao na sa mga arugan na programa. Arugan Jessica, Kapuso Mo, Jessica Soho na maaksyonan ang arugan ng mga bagay. Kala ko nasa ibang lugar po siya, nagtatrabaho. Hindi ko siya nakita ng ilang taon, ganyan na pala. Nagsasuffer na pala siya. Naingluga boss, kung siya man po na kailing siya ko, arugan sistema. Kung pili pa ang buong marahay, kung malalig po ang kasawayang buhay. Sabahan nindugan po. Sa tabi ng kural ng baboy sa Barangay Napawon, matatagpuan ang kubong ito kung saan nakatira ang 18-anyos na binata sa video, si Junmark. Parang hayop na rin ako eh. Pinapakain na lang, hindi tumatrabaho. Parang baboy, papakainin sa tamang oras. Buti pa ang baboy nga, nakakalakad sa kanyang bahay. Ang mga paa niya kaya magalaw. Ako parang yung hindi na makahayo. Nakaratay sa katring ito si Junmark sa loob ng 5 taon na. Ang kanyang mga paatuloy parang nakadikit na sa kama. Hindi na po ako nagpalipat ng inihigaan ko po. Hindi ko na po kayang ipagalaw dahil po masakit na. Ang kanyang higaan napapaligiran ng mga lumang damit na siyang ipinantatapal sa kanyang mga sugat. Kinamdam po. Masakit eh. Ano sumasakit ngayon? Dito. Hindi na yata. Dito. Matagal nang patay ang ina ni Junmark, kaya ang nagsisilbi niyang kamay at paa ang kanyang ama na si Roger. Kahit pa pilay ang kaliwang paa niya. Umiyak na ako. Paano nga ako ang anak ko? Sabi ko sa kanya eh, habang yun nakakahiga siya, dalangin mo lang kung umiyak ka ng ano, tabang sa malis kung anong dapat gawin natin. Siyempre, makakaawa. Diba ang magulang gusto natin mabuhay ang anak natin? Siyempre, pagdating sa mga ganyan na sakit. Si Tatay Roger, laging alisto kung may hayop na lumalapit sa anak. Nagsisigarin siya para maalis ang mga dumadapong langaw sa sugat ni Junmark. Dahon ng bayabas ang ipinapampaligo ni Tatay Roger noon kay Junmark. Pero dahil sumasakit na ang balat ni Junmark, 2 taon na raw itong hindi pinapaliguan. Ang paiburon, doon kami daraming ano, malinig na bado para salida pang na. Salida sa salamat. Niya, tapos, salamat na rin ma. Pang salida sa ulunan ano? Sa iyong payo. Tapos pang nulay, parahay ka. Hindi ko hindi, alam mo ano gagawin ko eh. Pagkain namin, inihingi lang, minsan pumani. Hindi ako na, ano, kumakain ng gabi. Ito lang ang gusto ko. Naingit ako sa mga dati kong kaklase. Yung nakapag-aral siya, gumagala kung saan. Kung saan, gusto mo, masusunod mo. Ngayon, dito ka lang. Maghihintay kung pupunta sa'yo. 12 anyos daw si Junmark nung nagsimula siyang magbanat ng buto. Nagkakalakal po, pag gabi po,
Hindi na po ako naglinis ng paa. Tapos po, yung namamaga po yung paa ko. Nagpa-check up po ako. Sabi daw po, ng doktor sa infirmary, allergy. Tapos po, nakita po, na ramdaman po na naglumalala pong sakit ko. Nagmamanid po yung paa ko. Hanggang dumami at lumala ang mga sugat niya sa tuhod. Ramdam ko po, unti-unti naglalaro ang aking sarili. Parang natutunaw na po ang katawan ko. Ang sakit. Nakakamangha na sa kabila ng lahat ng ito, si Junmark hindi pa rin nauubusan ng pag-asa, patuloy na nangangarap. Gusto ko po ay mabuhay ng matagal eh. Magandang pamilya sama-sama, kapiling mong mahal sa buhay. Yun po ang pangarap ko. Nalangin po ako, sana po may himala na dumating. Pag-ising ko, wala na itong mga sugat ko. Nangihiling ko lang po sa Diyos na pagalingin niyo na ako. Dahil po marami po akong kailangan pong gawin sa mundo. Nito lang Webes, pinuntahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management ng GOA si Junmark para dalhin na siya sa ospital. Pero bago nun, ipinagdasal muna siya ng kanyang mga kapitbahay. I pray, Father God, upon him, O Lord God, people will see that you are a miraculous God. You are his healer. Nilinisan ang kanyang mga sugat. Okay lang yan. Mahalin na yan. Mahay na baga. Ay ko. Sige na. Kusugan mo ang mo, sabi mo. Ay ko po, nakadukot po yan. Nakaabugos po yan. Halat, sige. Tutulong doon. Halat, sige. Tutulong doon na lang. Bindin na doon sa surgical, nandun sa ano ko, kit ko. Nabugos. Iyo. Yan. Sige, bugil. Exhale pa rin po yung pito. Ay ko, boss. Busa dito, boss. Na-boss dyan. Ang rescue team nahirapan iahon si Junmark sa kanyang katre. Ay ko po, sir. Matapos ang halos 2 oras na paglilinis sa katawan ni Junmark. Hindi po, ano po yun? Baka matanggal to. Hindi. Ready to lift. Lift. 1, 2, 3. Dahan-dahan siyang inilagay sa spine board. At isinakay sa ambulansya. Makalipas ang 5 taong pagkakaratay, si Junmark nakalaya na rin sa bilangguan niyang higaan. Bumiyahe sila ng halos 3 oras hanggang makarating sa ospital para malaman ang kondisyon ni Junmark. Kumuha muna ng sample tissue sa kanyang tenga. Based noon na ginawa namin assessment sa kanya, nagpositive po siya sa leprosy. Meron siyang nakikitang lesion sa skin, parang balat sa skin na hindi siya masakit, hindi siya makate, kundi walang pakiramdam. Tapos may enlarged nerve na masakit yun. Yung immune system niya masyadong mababa at the same time malnourished siya. So ang una natin gagawin, pataasin ang immune system niya. Danger na yun sa buhay niya. Wala na rin silbi. Dapat tatanggalin yun. Puputulin para yung threat sa buhay niya na, o yung source ng infection matanggal. Kung sa pribadong ospital, aabuti ng 1,000,000 piso ang gagastusin para sa medikasyon ni Junmark. Dito, sagot na raw ng Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center ang lahat ng gagastusin ni Junmark. Sila bilang may hirap, sila ilibre namin gagamutin. Yung tinatawag natin na medical assistance for indigent patient, pupwede namin sila doon yung wala silang sasagutin. Agad doon tamang garis sa manila Diyos kung anong maraykaan na may matabang sa tuyan mga darakulang tao na sa mga arugan na programa. Kapuso mo, Jessica Soho, na maaksyonan ang arugan ng mga bagay. Maraming salamat po sa nag-post po sa akin sa Facebook. Maraming salamat po. Maraming tumulong. Salamat, Jessica Soho. Patulungan mo po ako sa pakiramdam ko. 5 taon, yan ang tila nawala sa buhay ni Junmark habang para siyang presong nakagapos sa kanyang higaan. Ngayong nakawala na siya rito.
at nadala sa paggamutan, may naaaninag na pag-asa na siya na lamang niyang makakapitan. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.